ni si Mother, pinagbabakbak niya rin. Sayang! Dikit na lang sa katawan mo. Dikit mo sa mukha mo na. Hi mga babes! Maligayang pagbabalik sa akin channel. Ako nga po pala si Ian Payabyab, ang hopeless romantic guy ng Pampanga. Kung bago ka pa lang po sa akin channel, eh subscribe mo na yan! So ngayon guys, ang gagawin natin ngayon ay... Anong tag yan, ma? Pipinturahan natin ang bahay! Woo! Babaguhin na po namin yung kulay. Kasi si mama ko, sabi niya daw, yung kulay daw ng bahay namin, kahit daw naglilinis siya, mukha daw madumi. Kaya papalitan na namin siya ng color white and black. Yan! Babakbakin muna namin to kasi may wallpaper siya. Ayan, dinistart na ni mama. Pero guys, pinagawa pala din namin yung bubong namin. Pinapalitan namin. Kasi nanunulo siya, no ma? Nagtutulo siya. Tingnan nyo guys yung kisame namin. Yung kisame namin, may bakas-bakas na siya na tubig dahil nga kapag umuulan, nagtutulo siya. Kaya yan, baka masira pang tuluyan yung kisame namin. Kaya, pinapalit na namin yung bubong namin. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Wait lang, labas ako. Ayan, ganyan yung pinapalit namin. Kaysa sa, ganito kasi yung dati sa amin. Yan, ganyan yung bubong namin. Okay naman yung ganyan. Kaso kasi, nanunulo nga sa amin. Sabi kasi yun, wait. Ayan, ganyan yung pinapalit namin yung bago ngayon. Yan, ito kasi yung sa bahay namin. Pakilatita ko na to. Kaya kasi nanulo, okay naman yung bubong namin dati kasi binili na naman namin yun, maganda, wala namang butas, ganyan. Kaya daw kasi nanulo, kasi daw mali daw yung pagkagawa. Kasi yung gumawa daw nun, lasing siya. Lasing siya, kaya yun. Okay lang. Hindi naman na kami nagreklamo kasi mabait naman, tsaka kilala namin yung gumawa. Kaya hindi na kami nagreklamo. Ngayon, pinalitan namin yung gagawa ng bubong namin para okay na siya talaga. So ngayon, ayan, magpipintura na tayo, tsaka, ay hindi, babakbakin muna pala natin yung wallpaper na yan. Aalisin muna natin. Mag-iiba na yung background ko sa TikTok. So ayan, nabakbak na namin ng wallpaper. Kaso, nagka-problem kami. Kung mapapansin niyo yung pintura namin, para siyang ano, ang tawag dito, ma? Goma. Nag-goma siya, yung nagbabakbak siya. Kaya hindi namin siya pwedeng patungan agad ng pintura. Baka sayang lang yung pintura. Tingnan niya, oh. Ito, oh. Yan, oh. Diba? Kapag pinintura namin yan, magbabakbak din yung pinatong namin. Diba? Sayang lang. Kaya yun, problem na naman yan. Mali na naman yung pintura ang nagamit namin. Sayang, guys. Ang hirap niyang bakbakin. So, nag-decide na lang kami na ano pa doon? Tawag doon? Kasigasan. Kiskisin na lang ng papel de liha. Hindi na siya babakbakin ng buo kasi tatagalan kami. Kaso ito, akulit-kulit niya, binabakbak niya pa. Stop your mouth. Ayan si mama ko, siya pong gumagawa ng gawain pang lalaki. Kaya gusto niya daw pong patunayan na ang mga babae kaya din ang gawain ng mga lalaki. Di ba, ma? Yeah. Ah. Bilang lalaki ang marunong mag-manasilya. Ah. Kasi babae. Ah. Bago nila pipintura ng kulay white para pantay-pantay po. Yan. At makinis na makinis kasi kinis ni Ian Payabyab. Corny mo. Ngayon guys, ayan. Gagawin din yung sa harap ng bahay namin. Kasi pag umulubog, bumabaha. Ayan. Sa tindahan. Ito sa tindahan. Kasi ito yung harap. Kaya ang gagawin namin, itataas namin ang dyan, yung floor. So ayan, nasisimulan na din yung sa laban. Kaya magpipintura na tayo dito sa pader muna na ito. Ito lang side na to kasi kailangan na siyang i-design ng tito ko. Kasi haalis na siya dito. Marunong kaya siya? Oo. Oh, ano? Tingnan nga natin. So yung mga B, halos nga kalating na natin. Pero first coat pa lang to.
kaya may second coat. Pero kaya pa. Yay! Agreed ko na. Tapos na ang ating first coating. Pero ito palang pader talaga na to. Yung pang pader na yun, tsaka yun pa yung pader na yun. Ayan po yung kwarto ni Russell. Oh, tingnan nyo po, ang pangit! Ano masasabi mo sa first coat ko, Tay? Pangit, madumi. Maganda naman eh. Yeah! Tay! Si Cyril na po ang nagsisecond coat. Dahil sabi niya mas magaling daw po siya sa akin. So ayan guys, ipe-first coat na natin tong harap ng sala namin. Let's go! So ayan guys, dahil magre-review pa ako at gagawa pa ako ng report ko, siya na lang pinag-first coat ko. Hanggang second coat, siya na lang. Kapagod. So ayan guys, update ko lang kayo sa nangyayari sa aming bahay. Ayan, tapos na yung dito sa harap. Yan. Feeling ko naman hindi na babaha kasi mataas na siya. Pantay na siya dito. Ayan, pantay na siya dyan. So ayan, feeling ko hindi na siya babaha dito. Good! Ganun din guys, yung sa bubong namin. Ayan, tapos na siya. Kung mapapansin niya, may hollow blocks dyan. Kasi tinaas siya ng konti. Pero ayan, tapos na yan. Yes, di natutuloy yung bahay namin. Ganun din guys, ito update sa sala namin. Na second coat na siya. Inaayos na lang ni Cyril yung sa taas. Ito third coat pa daw eh. Ha? Ito third coat pa? Kasi, di ba yung design niya ganyan-ganyan lang? Oo. Masyado malinaw. Ah, hindi pa siya pan. Ay, oo. Okay. So ayan, ito third coat pa daw yan. Pero ngayon na siya i-design, di ba? Mm-hmm. Yan. Pero dito naman tayo sa kwarto ni RP. Ito yung sa kwarto ni RP. Okay na yan kasi yung design dyan, yung pa-triangle-triangle, basta yun na yun. So yun guys, update lang sa natapos today. Anong oras na? 10:49. Eto, natapos na tong pader na to. Chinet! Ganda! Eto din, napintura na ni Papa. Yan, tapos na yan. Tapos yung bubong tsaka yung flooring dun sa may arap ng tindahan. Tapos na din. Tapos yung sa kwarto ni RP, napintura niya na yung pinto niya ng black. Lalagyan mo pa bang design to? Nalagyan pa ang design. Tapos pati itong pader niya. Yun pala yung natatapos today. So bukas na lang ulit. Hi guys! Update po. So natapos na po yung kutu ko. Second day na po na renovation. Tignan nyo daw. Tapos na sila. Nagbabakmak ulit kami kasi nababakmak na naman. Feel po, no? Feel kasi pag nilalagyan po ng tape doon sa kumukha ng design na inana natin is nababakmak. Kaya binakbak na nila. Try nyo. Tignan nyo guys, tignan nyo. Hindi siya nabakmak. Hindi basta nababakmak siya. Dininan mo yun. Kasi hindi namin guys, sige. Oh, hindi siya. Just kahit ginagawa na rin yun sa pinto. You know, yeah, may yeah, design na din. Man. Si Mami, ano masasabi mo, Mami? Inulit niya ulit yan. Masakit lang po yung katawan. Hindi pa ba ako naligo? Sumula ka pa ako. Bye! Hi guys, so ngayon, tapos na namin siyang bakbakin lahat.
Sayang yung pintura, alam ko. Pero wala tayong choice kasi kapag dinisign siya ng tito ko, kasi gagamit siya ng scotch tape para dun sa design. Kapag tinanggal kasi yung scotch tape, matatanggal yung pintura. Kaya yan, baka masayang lang yung pagod niya. Binakbak na namin lahat. Tinanggal na namin lahat. Ano kami nag-retouch dahil yung iba nasira. Thank you po kay Bobby Brown. Sa brush mo, nakatulong. Yung mga bakbak siyang ganyan, no? Hindi pa din nawala. Hindi talaga lahat perfect. Wala pang ligo yan. Anong oras na? Mag-8 o'clock na. Ang dumi mo. So yun guys, tapos na ang ating day 2. Tsinent! So ngayon, update ko kayo kung ano na nangyayari sa aming bahay. Ayan, tulad kagabi, tapos na yan nga. Tsaka yung pader dito at yung dito. Pero may part pa na hindi pa tapos. Ganon din sa kisame. Na-block na yung line yan. Pero dito sa part na to, hindi pa. Pero na-white na yan. Yung dito na lang sa gitna, hindi pa na-white. Yan. Tapos sa pinto, ayan na yung pinto. Ganda, di ba? Hindi pinto, asara natin para makita nyo. Tiyanin! Yun yung pinto. Tapos ito, ginawa lang ito ni tito ko, itong handle. Galing, di ba? Wow. Gandang tignan. Nag-match siya sa design ng harap ng sala namin. Tapos sa kwarto, ito. Ito na ang natapos. Natapos na ang pinakamahirap. Kasi nakailang bakbak kami dyan. Tapos, pibinturahin din yung kisame bukas. Tsaka yung mga pader din na yan. Kailangan pantanggalin tong mga gamit na to. Para mapinturahin yung pader na yan. Yan! Hi guys! Good morning! So ngayon, day 4 na. Hindi na ako nakapag-update ng day 3. Pero sa vlog, day 3 pa lang to. Pero actually, day 4 na talaga ng pagpipintura ng bahay. So ngayon, ayan, kung mapapansin nyo, natapos na yung side na to. Kasi di ba kahapon, hindi pa natapos yung part na yan. Kaya nalagay na yung mga gamit dyan. Kasi tapos na yung part na yan. Sorry sa mukha ko kasi kakagising ko lang. Tapos, ngayon, yung mga hindi na lang natatapos. Ganun din pala sa kwarto, ayan. Napintura na din yung mga pader, okay na. Ang hindi na lang natatapos, yung kisame. Yan, yung line na yan. Tsaka to. Sai. Pero siguro, papakita ko na lang sa inyo kapag tapos na siya. Guys, yung sa bubong namin, ayan, tapos na siya. Kung mapapansin niya, may hollow blocks dyan kasi tinaas siya ng konti. Noong nagsimula ang pandemic, medyo nag-alala kami. Kasi nawalan ng trabaho yung papa ko, nawalan ng kantin yung mama ko sa school. Si kuya ko na lang yung nagtatrabaho. Dahil kay God at sa pagpupursige ng parents ko, nagkaroon kami ng tindahan na kung saan nakapag-ipon ng aking mga magulang upang mabili ang mga gusto namin at maipagawa namin ang bahay namin. Nang dahil sa aming munting tindahan at sa tulong ni Kuya, napaganda namin ang bahay.
Alam ko hindi madali ang sitwasyon natin ngayon nang dahil sa pandemic. Madaming nahihirapan, madaming nawalan ng trabaho. Pero nandyan si God na magbibigay sa atin ng napakalaking blessings. Kaya sobra kami nagpapasalamat sa Kanya kasi hindi niya kami pinabayaan. At syempre, thank you din sa parents ko sa pagpupursige nila upang mabili yung mga gusto namin o yung mga kailangan namin sa bahay. At syempre, hindi nila kami hinayaang magutom. Kung feeling nyo nahihirapan na kayo sa sitwasyon nyo ngayon, pag-pray nyo lang yan. I'm sure magbibigay ng magandang blessing si God. And syempre, appreciate nyo kung ano yung meron kayo. As long as kaya namang mabuhay araw-araw, okay na yan. Thank you God and thank you sa mga parents ko. Soon, babawi ako sa inyo sa mga pagpapagod nyo para lang mabigay ang pangangailangan namin. Sobrang happy ko dahil nakilala ko si God. At sobrang blessed ko dahil binigyan niya ako ng pinaka the best na parents sa buong mundo. At dahil doon, mas ginaganahan ako na lumaban pa sa buhay. At abutin yung mga pangarap ko para sa kanila.